Hi everyone! We're back to our kitchen again. Ang ganda ng pailaw ni Madam. Oh. May bago akong ilaw, kaya medyo maliwanag na ang buhay natin ngayon. Okay, may bago tayong lulutuin ngayon. Matagal kong minimension tong recipe na to kasi ito talaga yung pinaka-favorite ko. Ito talaga yung na-perfect ko sa lahat ng mga niluluto ko. Although hindi ko naman ito masyadong titinda kasi medyo pricey yung mga ingredients. Pero isi-share ko pa rin sa inyo kung paano. Familiar lahat doon sa klase ng pagkain na to kasi I think yung food na to galing to sa somewhere Ilocos region. But anyway, the name of the recipe that we're going to cook today is Igado. Kaya lang, ibabash na naman ako neto for sure. Kasi I've tasted the original Igado from someone else. And okay naman siya. But then, ako kasi ginawan ko ng twist na naman itong aking recipe. So, I made it differently than the original Igado. So, may lalagay lang tayo na ibang sangkap. And I think nagustuhan din naman 'to ng lahat. So, marami rin naman naka-appreciate. And so every occasion na ina-attendan ko or pinupuntahan ko or ako mismo na gumagawa ng occasion, ito yung isa sa main menu na inihahanda ko. So, we proceed. Magluluto tayo ng special Igado ko. Makita nyo mamaya kung ano yung mga ingredients at yung mga sangkap at yung lahok na ilalagay natin doon. Samahan nyo po ako muli. Ako po si Jesse and welcome to our kitchen. Hello po mga YouTubers and food lovers. Ako po muli si Jesse. My name is JC. Ako po si Jesse. And welcome to our kitchen. Okay guys, start na tayo magluluto, no? Tatabi ko muna to kasi ito yung pinagprituhan ko nung isang ingredients kanina, which is yung sweet potato or yung kamote. Okay, may apoy na yung ano natin, yung kawali. So, start na tayo mag-isa. So, meron akong konting mantika lang. Kasi pork yung gagamitin natin, so magpo-produce pa yun ng maraming mantika. Then we will add the garlic. Oops. Nako. Sana hindi ako mabash nito kasi yung last time. Binash ako kasi daw, ginigis ako daw yung laing. Hindi ko naman po ginisa yung laing. Sorry na. Kung panonoorin niyo po kasi yung isang buong video ng laing recipe ko, may purpose kung bakit po ginisa yung baboy. So, yun na. Huwag niyo na ako awayin. Sorry na. Kung may sarili kayong version, upload niyo na lang din sa video ay sa YouTube para naman masundan nila kung ano yung mas madali para sa akin. Pero ito kasi, ito yung kinagisman ko na. So, kanya-kanya tayong version, di po ba? Next, I'll put the julienne cut onion. Yan, pag medyo golden brown na siya, nilalagay na natin yung pork. Yung pork, marinated na yan. Ang nilagay ko is soy sauce, calamansi, and pepper. At saka brown sugar. So, ilalagay na natin siya, no? Ay, mahilig kasi talaga akong mag-isa eh. Yung mga bagay na hindi dapat igisa, ginigisa ko pa din. Hindi ko alam. Siguro masabi lang ako yung ano.
sino yung magaling. Huwag yun ako awayin. So, sisimmer lang natin ng konti ito. So, again, yung marinade ng pork. Marinade ng pork is soy sauce, yung regular na soy sauce natin. Soy sauce, brown sugar, pepper, at saka calamansi. Now, habang ano no, tinutusta yan, isasabay na rin natin yung liver, tossing liver. Binabad ko rin siya sa toyo and pepper. Toyo at pepper lang. Pinigaan ko rin ng calamansi pala yung ano, yung atay. Yan. So, i-mix na natin yan ng ganyan. Yung iba, inuuna nila yung atay kasi daw malansa. Pero okay lang naman kasi merong calamansi. So, mawawala naman siya ng... mawawala yung lansa niya. So, just let it simmer. Mamaya mag... magwa-water yan. Chak, magwa-water. Habang nagsisimmer, lalabas yung juice niya. Bakit? Okay, lalagyan natin siya ng... 2 damon lang ng laurel or bay leaves just to add aroma dun sa ating meat. Binalagyan natin siya ng konting water. Konti lang. Ito na yung kumbaga ito na yung pinaka-timpla ng igado. Dun sa original na recipe. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng either tomato sauce or tomato paste. Pwede naman. So, yan. And then, imimix lang natin sila. Then we will add the liver spread. This is to enhance the taste of liver. Kasi diba yung atay, habang pinapakuluan siya, medyo tumitigas. Hindi lumalabas yung tunay na lasa ng liver. So, dinadagdaga na lang natin na liver spread. Pero optional, kung gusto nyo namang wala rin. Pwede rin naman. Yung iba kasi, parang nakita ko ata, parang dinudurog nila yung atay bago nila ilagay dun sa gisa. Okay. Medyo malambot na yung ano niya, yung meat. Ilalagay na natin yung gulay. Ang gulay na ihahalo ko dito is yung baguio beans and carrots. Pagsasabayin na natin sila. And then, ito yung another twist na ilalagay ko. Kasi, sa tunay na buhay, wala talaga nito. Ako, dadagdagan ko siya ng peanut butter. So, ihalo lang natin maigi yung peanut butter. Lower the fire. Minsan, since wala naman ditong... kasi ang nilalagay ko talaga madalas is yung pure naman na pinagiling. Di ba pagka pinagiling mo yun, para siyang nagiging peanut butter. So, yun yung usually... yung ginagawa ng mga ano, kapag ka gumagawa ng kare-kare, di ba originally... naiwan ko pala yung apron. Originally, yung kare-kare, diba, parang pure naman yung nilalagay na giniling. So, parang ganun. Since wala naman tayo noon, okay na yung peanut butter. Yan. Masyadong mapula yung tomato paste.
Kasi sa atin, di ba, meron tayong, anong tawag niyan? Meron tayong Filipino style na tomato sauce. Mas okay sana yun kasi wala tayo nun. Kala. Napapansin niyo pag ako nagluluto, walang sukat-sukat, tansya-tansya lang lagi. Mas gusto ko yun eh, kasi kapag ka nagtansya-tansya katulad ng baking, di ba? Diba pag nagbe-bake kami, lagi may sukat. Ito wala, tansya-tansya. Mas okay nga yung tansya-tansya kasi masusukat mo kung tama na ba sa dila mo yung lasa, di ba? Okay, added water kasi medyo malapot siya at madami yung nailagay nating tomato paste. So, besides yung finale nito, kailangan niya ng ano, medyo masabaw kasi i-absorb niya yung. Okay, for finale, ilalagay na natin yung piniritong kamote. Yan. Hindi natin naubusin ito, medyo marami. Inubos ko lang pinirito kanina kasi sayang. Pwede naman siya putakin. So, yun ang ilalagay natin and then ihaluin lang natin siya. And then, tapos na. Ito na yung ating igado ni Jesse. Oh, yung mga babas na naman ha, huwag niyo akong awayin. Version ko lang po ito. You can stick to the original recipe. Pero, just leave it to me. I'm just sharing this. Ano po? Huwag niyo na akong awayin. Putang ulo. So, yun lang. Luto na yan. And then, patayin na natin. Okay, ito na po yung naluto na igado. Yan, di ba? Ganda oh, di ba? Siyempre, mawawala ba yung ano natin? Mawawala ba yung segment ng tikiman natin kung hindi kompleto tong vlog ko na to pag walang tikiman, no? So, ito, natitikman na natin yung ano. Masarap yung may atay. Lambot. Mas malambot pa sa akin. Masarap ang blending nung calamansi at saka nung tomato paste dun sa ano sa sauce niya. Tapos nakadagdag pa yung lasa ng peanut butter. So malinamnam. Okay, that's it for today guys. I hope na nasundan ninyo yung recipe natin for today and sana na-achieve ninyo if you follow the recipe. Comment down below. Please comment down below. Let me know kung achievable siya. Pero madali lang din naman kasi. So madali lang naman siya sundan at saka lahat ng ingredients naman is available everywhere. So, itong menu natin ngayon, hindi siya ganun kamahalan, pero lakas makasosyal. So, pwede nyo siyang ipanghanda sa mga gathering, sa mga events, sa mga occasion, mga birthday parties, or ano pa man. Madali lang siyang ma-achieve. Just look at the ingredients in the recipe, follow that, and ma-achieve nyo yan. Madaling-madali lang. Please, like and subscribe to my channel na kung hindi ka pa nakasubscribe. Again, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. More than 1,000 na po tayo ngayon. And counting. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the subscribe button down below. And follow all of my social media accounts. Instagram, andyan. My Facebook account, andyan. Andyan lang sa lahat. That's it. Until next time. Magkita-kita po muli tayo. Ay, nga pala, abangan ninyo yung next travel vlog ko. Be in Melaka. So, isi-share ko na lang yan sa inyo soon. And that's it! Maraming salamat sa panunood. And magkita-kita po tayo. Until next time, ako po muli si Jesse. You guys have a good day. God bless. Bye-bye.